Tayo po yung tumayo lahat and let's bow down our heads in prayer. Eternal Father, we thank you once again, Lord, for the new breath of life, Lord, na ginhatag mo sa amon, Panginoon. This is a special day, Lord, to gather at your feet, listen at your word, and worship you, Lord, through obedience on the message that we will hear today, Lord. Lord, sanctify thy lips, that everything that I will say will be according to your will and purpose, Lord. No flesh will glory at this very moment, Lord, para lang sa imong kahimayaan, Panginoon, for your glory and your glory alone, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang topic natin ngayon is the most shocking verse in the Bible. Shocking because it will surprise a lot of professing Christians. And this is found on Matthew 7:21 to 23. Babasahin ko po sa English. Ulitin ko po. Ang title natin ngayon sa sermon is The Most Shocking Bible Verse. Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Cast out demons in your name and done many wonders in your name. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Let's go back several verses before. Matthew 7, verse 13 to 14. Enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. For me, these are the most shocking Bible verses, sapagkat ito'y partly prophecy. Pag sinabi natin prophecy, ito yung mga events na hindi pa nangyayari, na mangyayari pa lamang. Alam niyo po, ang Bible, ang buong Bible po, the significant portion of the Bible are prophecies. Ito po yung mga events na foretold, mangyayari pa lamang. At marami na po na prophecies ang nangyari na, at meron pa po ang hindi pa nangyayari. Sa Matthew 7:21, ang mismong Panginoon ang nagsasabi. Ang sabi niya, darating ang araw. And he is talking about judgment day. Ang sabi ng Panginoon, many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and have done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Hindi kita kilala. Depart from me. Lumayo ka sa akin. You who practice lawlessness. Himay-himayin po natin yung mga nabasa nating Bible verses. Sapagkat importante po na maunawaan natin at maisabuhay natin ang mga lessons dito para hindi po tayo kasali na balang araw
tatawagin natin ang Panginoon, Lord, Lord. Did we not sing praises in your name? Lord, Lord. Hindi ba't kami naging part ng worship team? Lord, Lord. Hindi ba't kami nagwali in your name? Lord, Lord. Hindi ba't umaattend kami ng Bible, ng worship service every Sunday? Lord, Lord. Hindi ba't umaattend kami ng Bible study every week? Sana hindi po tayo kasali sa sasabihan ng Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Pero ang sabi po ng Panginoon, many. Pag sinabi nating many, are we talking of the majority or the minority of Christians? Pag sinabi nating many, we are talking of the majority. Rewind tayo, no? Sa Matthew 7, verse 13 and 14. Enter by the narrow gate. Pag sinabi mong narrow, sa Ilonggo, I think, is lipot. Makitid sa Tagalog, no? Enter by the narrow gate, for wide is the gate that leads to destruction, and there are many who go in by it. Okay. Dito muna tayo sa Matthew 7:13-14. Ang sabi ng Panginoon dito, there are two gates. Isa ang narrow or makitid, maliit na daan, at ang isa naman ay napakalawak na daan, broad. At ang sabi ng Panginoon, ang narrow gate, ito yung gate papuntang kingdom of God. Pero yung broad gate, yung malawak na gate, patungong destruction. The Lord is speaking of an eternal hell. And there are many who go in by it. Ang sabi ng Panginoon, marami ang pumapasok sa eternal destruction. Kasi gusto nila yung wide gate. Now, punta muna tayo sa narrow gate, papuntang eternal life. Ang sabi po ng Panginoon, kakaunti lamang ang makakahanap sa narrow gate. So, ibig sabihin ng kakaunti sa English, few. Only a few will find it, sabi ng Panginoon. So, kakaunti lamang ang pumapasok at nakahanap sa narrow gate. Sila yung mga taong nakakilala sa Panginoon. Sila yung mga taong sumusunod sa Panginoon. Sila yung mga taong laging nakababad sa salita ng Panginoon. Sila yung taong may malalim na ugnayan o relasyon sa Panginoon. Masasabi natin that they are true Christians. Maraming mga pastor, manugwali, evangelist, apostles na pumapasok dito sa narrow way na to. Jump tayo sa Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So yung standard ng Panginoon, ang sinuman na gasunod sa kabubuton sang Ginoo, amo na ang makasunod sa ginharian sang Ginoo. He who does the will of my Father in heaven. Pansinin natin, ang word ng Panginoon dito, yung words niya, no? But he who does, D-O-E-S, present tense. Hindi sinabi ng Panginoon na he who has done, hindi past tense. Ang sinasabi ng Panginoon, present tense, he who does. Kumbaga, sa ating, sa Tagalog, no? Siya yung gumagawa ng
kalooban ng Diyos. Present tense. Ibig sabihin, nagawa niya na noon at sa kasalukuyan gumagawa sa kabubuo ng Panginoon. So, hindi po sapat na naging Christian tayo noon, nagawa natin ang kalooban ng Panginoon, okay lang na hindi na ngayon. Hindi sapat. Sapagkat kung titignan natin yung turo ni Pastor Nasser several Sundays ago, pansinin ninyo ang turo ng ating pastor na ang salvation po hindi lang nagtatapos sa justification. Hindi po sapat na tinanggap natin ang Panginoon na tayo naging Kristiyano na, at hindi sapat na tayo ay once nag-believe at nag-repent. Sapagkat merong pangalawang bahagi sa salvation. The second part of salvation is sanctification. Ito yung araw-araw na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang sanctification. At itinuro po yan several Sundays ago ng ating pastor. It is a daily walk of holiness and obedience to the will of God. At papaano tayo makakasunod sa kabubuton sa Ginoo kung hindi tayo nakababad sa salita ng Diyos? Papaano tayo makakasunod sa Kanya kung mas marami tayong oras na ginugugol sa mga telenovela? Yung mga tao ngayon, naghahabol lagi sa telenovela. Alas 6 ng gabi, nagtataka ka. Paglabas sa opisina ng alas 5, nagmamadali pa uwi. At ang hinahabol, telenovela. Meron namang iba naghahabol sa noontime show. Paano natin masusunod ang kabubuton sa Ginoo kung tayo po ay mas maraming time natin sa trabaho at sa profesyon natin at sa pagpapalago ng ating time deposit? Paano rin tayo makakasunod sa Panginoon kung tayo very busy sa pagpapalago ng ating denominational kingdom, ng ating ministry? Minsan, masyado tayong busy sa programa ng ministry, ng denomination, pero wala na tayong panahon sa Panginoon. Pansinin ninyo, many will say to me in that day, the Lord Jesus now is prophesying. Ang sabi niya, darating ang judgment day na maraming tatawag sa aking pangalan. Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Cast out demons in your name and done many wonders in your name. Sino ang mga tumatawag na to? Who are the people prophesying and teaching and preaching the word of God? Sila po yung mga manugwali. Sila ang mga pastor, mga evangelist, sila ang merong mga title na reverend, mga brother na katulad ko, apostle. Ang sabi ng Panginoon, maraming mga pastor, mga evangelist, manugwali, mga teacher, mga propeta ang tatawag sa akin, Lord, Lord, pagdating ng judgment day. Again, pansinin ninyo ang sabi ng Panginoon, many will say to me in that day. Pag sinabi natin many, minority o majority? Majority. Yun palang mga pastor, yun palang manugwali na katulad ko, marami in that day natatawag sa Panginoon. And then I will declare to them, I never knew you, ang sabi ng Panginoon. Depart from me. Pero kung papansinin natin, kung nagawali ka, nag-cast out demons, and doing wonderful works in the name of the Lord, meron po bang masama doon? Wala. In fact, ministry work yun. Di ba? Pero bakit tinawag ng Panginoon sila, you who practice lawlessness? Bakit? Kung walang masama sa pagka-cast out ng demons at pagwawali at pagpaprophesy, bakit sinabi ng Panginoon,
depart from me. You who practice lawlessness. Bakit po? Babasahin natin ulit, malalaman natin yung sagot. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and many wonders in your name? Ito ang mga ministers who are using the name of the Lord. Ba't ang tanong dyan, for whose glory are they doing all these things? They are using the name of the Lord for their own glory. They are using the name of the Lord for the glory of their denomination and their ministry. They are building their own ministry. They are building their own names. They are building their own denominations using the name of the Lord. And they have no relationship with the Lord. Sapagkat very busy sila sa ministry work, wala na silang time sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, depart from me, hindi kita kilala, you who practice lawlessness. Ang tanong, ano po bang mas mahalaga? Mag-cast out ng demons and do miracles? O to spend time with the Lord in prayer and reading His Word? Mas mahalaga po sa Panginoon ang relasyon eh. Mas mahalaga sa Panginoon ang babantay sa Kanyang salita, tayo'y mag-meditate sa Kanyang salita, at sumunod sa Kanyang mga salita. Yun ang mas mahalaga sa Panginoon. At dapat, we use the name of the Lord, not for our own glory, but only for His glory. Because the Lord will never share His glory to anybody. Kaya ang palala ko sa mga ministers, when we speak the word of the Lord, when we prophesy and we do ministry work, we always have to bear in mind that we are building the kingdom of God, not our own ministerial kingdom, not our own denominational kingdom, and not for our own name and glory. Sapagkat nakakatakot po na maging isa tayo, natatawag among the many, the majority in that day. Hindi po ba shocking ito? Naakala natin we have been doing ministry, we have been a pastor for 20 years, at darating ang panahon na isa pala tayo dun sa majority. Nasasabihan ng Panginoon, depart from me. I never knew you. Hindi po ba ito yung pinaka-shocking Bible verse na kailangan maging reminders to all ministers? Posible rin po ba na tayo ay part ng isang worship team and we are worshiping the Lord every Sunday, and we are attending church every Sunday, and we are attending Bible studies every week? Posible po ba naging tayo naman darating ang Judgment Day na isa tayo doon sa mga tatawag sa Panginoon na Lord, Lord, at sasabihin niya sa atin, depart from me? Kung hindi imposible sa mga pastor at ministers, lalong hindi po imposible sa members ng congregation. Kaya po, sabi ni Pastor Nasser sa akin, Brad, you speak about Bible prophecy. And this is a Bible prophecy. Matthew 7:21. Ang mismo nagpo-prophesy dito ay hindi propeta, kung hindi mismo ang Panginoon. Nasasabihin niya, balang araw on Judgment Day, maraming tatawag sa aking ministers, prophesying in my name, using my name to cast out demons,
And yet, sasabihin ko sa kanila, depart from me. Lalo na po sa members ng congregation. Sa atin. Kaya ang tanong po, meron po ba tayong malalim na ugnayan o relasyon sa Panginoon? Or busy po tayo sa affairs of this world? How much time have we spent in the Word of God? Sasabihin natin na mahal natin ang Panginoon, but how much time do we spend with the Lord? And how much effort and dedication have we given the Lord in obeying His Word? Tandaan po natin ito. Knowing the Word of the Lord is one thing, but obeying Him is another thing. Pero sabi po ng Panginoon, be ye not hearers of the word, but doers. So, pinakamahalaga po sa Panginoon is ang pagsunod sa kabubuton niya. Pag sinabi po ng Panginoon, halimbawa, do not love this world or the things of this world. He who loves the world, the love of the Father is not in him. Pag sinabi ng Panginoon na offer your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to Him, which is our reasonable service, tayo pa ay willing sumunod dito. Are we feeding our eyes? Are we feeding our mind with godly things? Or are we watching TV, noontime shows? Are we watching telenovelas na walang godly things, kundi puro mga kakadlawan lang? Filthy things. At pag sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin, to deny yourself, take up your cross and follow me, are we willing to obey that? Or baka meron naman tayong mga baggages na hindi natin maisuko sa Panginoon. Lalo na po ang wealth and possessions or ang pamilya. Hindi natin maisuko sa Panginoon. And that has been restraining our work in the ministry and the work of the Lord. Minsan, ang manggad natin, yun pa ang nakapag-hold sa atin sa pagsiserve sa Panginoon. Sapagkat kung marami tayong manggad, marami tayong naiisip gawin. Self-indulgence. Self-pleasure. Kaya minsan, the Lord takes away manggad, the Lord takes away good health, so that you can spend time more with the Lord, because the Lord loves you. Now, dumako naman tayo sa global events. Alam niyo po ba na this coming September, marami pong mga global events na mangyayari. I have listed down 14 global events. 14. Ngayong September 13 po, magkakaroon ng partial solar eclipse. At the same day, September 13, is the end of the Shemitah year. Pag sinabi mong Shemitah year, ito po yung 7-year sabbatical year, no? Na sa huling-huli, the last day of the sabbatical year, ang tawag po is Elul 29. E-L-U-L 29. Ngayon naman pong September 15. Pakinggan po natin mabuti ito. September 15. Ang United Nations po, General Assembly, they will vote on the resolution or the proposal of France na gawing dalawang estado ang Israel. So may proposal po ang France, ang Israel po is split into two states. Ibibigay yung kalahati sa Palestinian government. I listed down 14 events, pero yun lang pong pinaka-importante ang sasabihin ko po sa inyo.
September 23 is the Day of Atonement or the holiest day in the Jewish calendar. September 23 din po, bibisita si Pope Francis sa White House. And this is the first time that the Pope of Rome will visit the White House. First time in global history. September 24, Pope Francis will address the U.S. Congress. Magsasalita ang Pope sa gitna ng U.S. Congress. And this is again, first time in world history. September 25, the Pope will again speak at the United Nations General Assembly. September 28 is the Feast of Tabernacles. On the same day, September 28, pakinggan nyo mabuti ha, September 28, there will be a super blood moon. Ang sabi po ng mga astronomers, ang NASA, sabi nila, National Aeronautics and Space Administration, ang susunod po na blood moon ay mangyayari 500 years from now kung existing pang mundo. So ito pong September 28, super blood moon, ito po ang last blood moon in this century. Anong significance nito? Uulitin ko po. September 13, magkakaloon ng partial solar eclipse. Hindi ko po sinabi yan. Ang yan po ang sinasabi ng astronomers. NASA. National Aeronautics and Space Administration. At September 28, magkakaroon po ng super blood moon. Hindi po si Brother Bo ang nagsabi yan. Ang sabi po niyan, NASA. You could look it up in the internet. In other words, in the month of September, magkakaroon tayo ng solar eclipse and a blood moon. Ang interval po niya, ang pagitan is 15 days. Now, kung bubuksan ninyo yung Bible ninyo sa Joel 2:31, again, this is Bible prophecy. Joel 2:31. Ang sabi doon, the sun will be blackened and the moon will turn into blood before the terrible day of the Lord. Before the terrible day of the Lord. Joel 2:31. At kung babasahin natin ang buong book of Joel, ang context doon ay ang judgment ng Panginoon on the nations that will divide the land of Israel. Alam niyo po, ang Israel po may covenant ang Panginoon. Even in ancient biblical history, lahat ng mga kaaway ng Israel ay kaaway ng Panginoon. At ang mga kaibigan ng Israel ay kaibigan ng Panginoon. May covenant po ang Panginoon sa land of Israel. At in biblical history, in ancient times, lahat ng mga nations who will fight against Israel, pinarurusahan ng Diyos. I encourage you to read the Old Testament. Makikita nyo kung paano pinarusahan ng Panginoon the nations who are fighting Israel. Ngayon, in modern times, marami pong mga rumors that Iran and the Middle East countries will fight and conquer Israel. In fact, the president of Iran has openly declared, at ang sabi niya, we will annihilate Israel and wipe Israel from the face of the map. Now, going back to the month of September, kung mapapansin ninyo, September 15, pagbobotohan na ng United Nations.
kung aaprubahan ba nila o hindi ang pag-i-split ng Israel. Paano ko kung pagbobotohan nila na aprubahan? Mahahati ang Israel? And knowing God that the Lord is the same yesterday, today, and tomorrow, kung paano niya pinarusahan ang ancient enemies of Israel, ganun din po niya parurusahan ang modern nations that will split Israel. Coincidence po ba na ito pong lahat ay mangyayari sa month of September? That the moon will turn into blood on September 28? That there will be a solar eclipse on September 13? At ang September 15 ay pagbobotohan ng United Nations kung i-split ang Israel o hindi? Is this a coincidence? Pero sabi po ng mga theologians at mga pastor, imposible yung coincidence lamang. Kaya po ang Panginoon, winawarningan niya ang kanyang mga tao of what is to come. Na magkakaroon po ng terrible judgment against the nations who will fight and split Israel. At anong implication nito sa mga Kristiyano? Hindi alam ng mga Kristiyano na ganun palang pwede mangyari sa month of September. Sapagkat abala-abala ang mga Kristiyano ngayon sa mga telenovela. Abala-abala sa mga programs. Abala-abala sa mga activities sa church. Abala-abala sa pagpapalago ng negosyo. At nawawala po ang Bible prophecy sa mga sermon sa pulpito. Hindi po natin magsasabihin na merong mangyayaring World War 3, hindi po natin sinasabi yan. O may mangyayaring earthquake ngayong September as a form of judgment of the Lord against the nations that will divide His land. Hindi po natin sinasabi. Ang sinasabi po natin that the month of September is a month to watch out for. This is a month to be prayerful, be watchful. Sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos, tayo po in these last days, we have to be sober, we have to be prayerful, we have to be watchful, we have to be alert. Kaya lang, paano tayo magiging alert and ready kung marami tayong pinagkakaabalahan na hindi naman ang priority ngayong last days? Hindi po natin sinasabi, no, na magkakaroon ng earthquake. Hindi natin sinasabi magkakaroon ng nuclear attack. Ulitin ko po, hindi ko po sinasabi yan. Pero base po sa Word of God, sa Joel 2:31 at sa Revelation 6:12, na the sun will be turned into black, the moon into blood, before the terrible day of the Lord. Ano yung terrible day of the Lord na yun? This is the day that the Lord will judge the nations that will divide His land. At pag nangyari po ang terrible day of the Lord, apektado ba tayo dito sa Pilipinas? Apektado tayo. Ang mga Christians, apektado. Kasi po, ano man yung mangyari, pagpalagayin natin, no, if lang magkaroon ng nuclear attack or great earthquake or whatever it is, hindi natin alam kung paano parurusahan ng Diyos ang mga nations that will divide Israel. Ano man po yun, it will drive our economies down. Lalo-lalo ng Amerika. You have to pray for Amerika. Kasi po, ang judgment ng Panginoon against America is waiting. Bakit po? Alam nyo ba, noong 1973, legalized na ang abortion sa Amerika? Pwede ka na magpa-abort anytime sa Amerika ngayon. At ang estimate po ng statistics sa Amerika, no? Estimate ng mga statisticians, mga Christians sa Amerika, sabi nila more or less since 1973 hanggang ngayon, ang napapatay ng mga baby sa tiyan umaabot ng 50 million. At
At nung nakaraang June 26, 2015, legalized po ang same-sex marriage sa Amerika. Kung titignan ninyo kung paano pinarusahan ng Diyos ang Sodom and Gomorrah, pinaulanan ng Diyos ng apoy ang Sodom and Gomorrah, naging abo ang Sodom and Gomorrah. And what is holding the judgment of the Lord in America is may mga Christians pang natitira sa Amerika. But I believe that the judgment of the Lord in America is just waiting on the sidelines. Ano man pong klaseng calamity ang pwedeng mangyari, it will drive the economies of the world down and it will usher in a one world government. Mag-uumpisa na po ang Great Tribulation. Sabihin nyo, Brother Bo, saan mo naman nakuha yung one world government na yan? Ngayon po, kung bubuksan nyo yung CNN at magbabasa kayo ng Time Magazine, open na po. Nire-report na nga doon eh, that even the Pope of Rome is openly promoting a one world system to tackle climate change. Actually po, yung climate change na yan, yan lang po excuse nila to form a one world government. Pero dyan po tayo lahat pupunta. Papasok na po ng Great Tribulation. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, bago magka-Great Tribulation, bago dumating yung panahon na yon, kukunin niya ang kanyang mga members ng kanyang church. Ito po yung rapture. So the true Christians will never experience the Great Tribulations. Pero ang tanong mo dyan, true Christians ba tayo? Paano natin matatawag na Kristiyano tayo kung ang oras natin sa pagbabasa ng sa salita ng Diyos, ang prayer life natin, mas kakaunti compared sa mga video games natin, mga gadget natin, mga cellphone natin. Maya't maya, hindi tayo mapakali kung hindi tayo tumitingin sa cellphone. Pero ang mga Bible natin is gathering dust. Siguro kung may Bible kayo sa bahay, kung hihipan ninyo, makikita niyo yung mga abo. And yet we call ourselves Christians. Bakit natin sinasabi sa pulpito to? Kasi ang gusto po natin, and even ang gusto ng ating pastor, maging ready tayo lahat. Ready tayo lahat on what is to come this September, at ready tayo lahat for the rapture. Kaya po sabi ng ating mahal na pastor, Brother Bong, you speak about prophecy. Minsan masakit. Masakit pakinggan. Pero ganun po talaga ang katotohanan ng Word of God. Masakit. Pero kung maiiwan po tayo sa rapture and we have to endure the Great Tribulation, nasa inyo po yun kung kaya ninyo ang Great Tribulation. Sapagkat ang mga Kristiyano po, during the Great Tribulation, sabi po ng Bible, huhulihin, ikukulong, pupugutan ng ulo. If you will not renounce Christ, pupugutan ka ng ulo. If you will not accept the mark of the beast, pupugutan ka ng ulo. At hindi ka mabubuhay ng comfortable. Kasi yung mga Kristiyano during the Great Tribulation will be persecuted, will be killed, will be put in prison. Kaya mga Kristiyano po nagtatago sa mga bundok. Walang hanap buhay, walang makain. Hindi makabili sa mga grocery. Can we endure that? Kaya nga importante po yung ating spiritual preparation. Dapat maging pure and ready tayo. Pag tinawag ng Panginoon, isang call ng Panginoon, we will be caught up in the air and we be with the Lord forever. Maiiwan dito yung mga false Christians. Ang message ngayon is about spiritual preparation. And the time to get right with the Lord is now. Hindi lamang to message sa congregation, ito rin po ay message sa lahat ng mga ministers na may mga reverend
Sa unahan ng pangalan, may mga pastor, evangelist, nakapag-aral sa theological schools. Ito rin po ay mensahe at warning ng Panginoon. Para po darating ang araw, during Judgment Day, hindi po tayo makakasama sa magtatawag sa Panginoon, Lord, Lord, and the Lord will say to them, depart from me, hindi ko kayo kilala, you who practice lawlessness, and your place will be in the lake of fire. Kaya ang tanong po, marami po ba on Judgment Day na mga minister ng Panginoon who will be placed in the lake of fire? Ayon po sa Matthew 7:21, yun po eh. Kaya nga sinabi ko po na ang mensahe natin is the most shocking Bible verse. And I'm sure po marami pong hindi makakatanggap ng mga manugwalet, mga pastor. Pero kung hindi po natin wawarningan ang mga pastor at ang body of Christ sa Matthew 7:21, ang nakakatakot po, maaari isa tayo dun sa many. Isa tayo dun sa majority. Ano naman po ang pwede natin gawin as members of the congregation? We have to pray for our pastors. Hindi lamang po prayer for Pastor Nasser, prayer for me, at prayer for all pastors in the Alliance denomination and all pastors in the body of Christ. Ipanalangin po natin na lahat po tayo, pastor o hindi, we will go back to the Lord para po hindi tayo kasama dun sa many na tatawag on Judgment Day, Lord, Lord, pero itatakwil at itatapo ng Panginoon sa lake of fire. Let's bow down our heads in prayer. Lord, I have spoken your word. Thank you, Lord, for the truths that we have heard, Lord, warning the whole body of Christ, Lord, sapagkat Panginoon, mahal mo kami. Kaya po ang iyong mga paalala, mga babala, Panginoon, sa inyong mga salita ay aming ipinapahayag. Because we know, Lord, that you will never judge before warning us. And these are your words, Lord, na magpapaalala, magwawarn sa amin, Panginoon, na ang pinakamahalaga pala, Panginoon, ay ang obedience, Lord, sa inyong mga salita at ang malalim na relasyon sa inyo, Panginoon. All these activities, all our works will follow, Lord. Lord, we also pray for our pastor, Pastor Nasser, and all the pastors of the Alliance Congregation, and all your ministers in your kingdom, Panginoon. Lord, give us a humble heart to receive your warnings and to return.